Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Elmon. Ang kwento ko po ay base po sa na-experience ko. Nung araw kasi nung June 13, 2021, may lakad po kami ng girlfriend ko. Pumunta po kami ng simbahan kasi Linggo ng araw na yun. Kaya naisipan namin magsimba. Kasi ilang buwan na rin kami hindi nagsisimba. Pagkatapos po nun, kumain po muna kami. Nagugutom po kasi yung girlfriend ko. Kaya pumunta muna kami sa isang karinderya. Marami pong kumakain dun. Kahit maliit lang naman. Yung bang klaseng sa gilid-gilid lang ng kalsada. Dapit hapon na po nun. Nashock pa nga ako eh. Kasi hindi ko naman to nakita kanina. Kaya binaliwala ko na lang. Pumasok na po kami at nag-order. At napagtanto ko po na puro karni lang po yung binibenta nila. Ngayon lang ako nakakita ng karinderya na puro karni lang. Nung nakapili na po kami, tinawag ko po yung waiter. Sabi ko pa nga, "Tol, ito po yung order namin." Akala ko hindi nakikinig. Yun pala, sa girlfriend ko nakatitig. Hindi naman sa pagmamayabang. May tsura po yung girlfriend ko. At napakaputi po. Nakashirt lang kasi siya. Kaya siguro napatitig ang tukmol. Mahilig po kasi ako sa mapuputi. Moreno lang po kasi ako. Nung paalis na po yung waiter, naghintay na po kami. Nung nagmamasid po ako, sa mga kumakain, may napansin po akong isang matanda na nakatingin po sa akin. Yung bang parang may gusto siyang sabihin. At nung kakausapin ko na sana yung girlfriend ko, paglingon ko po, katabi na po ng girlfriend ko yung nakita kong matanda. Napasigaw pa nga ako eh. Buti na lang mahina lang yung boses ko. Yung isang tibo lang yung nakapansin. May sinabi po siya sa amin. Sabi ng matanda, "Umalis na kayo dito. Hindi kayo dapat nandito." Bigla naman dumating yung order namin. Kaya napatingin kami. Pagtingin namin ulit sa matanda, nawala na lang po ng bigla. Parang isang bula. Sabi pa nga ng girlfriend ko, "Nasa na yun? At anong ibig sabihin nun?" Binaliwala na lang po namin yung matanda kasi gutom na yung girlfriend ko. Yung kakain na kami, tinawag ko ulit yung waiter. Sabi ko, "May kalamansi ba kayo?" Sabi ng waiter, "Wala na po. Wala po kaming ganun." Sabi ko pa nga, "Huh?" Hindi na lang ako nagsalita kasi inawat pa ako ng girlfriend ko. Kakausapin ko sana yung may-ari ng karinderya. Akmang may binato po yung girlfriend ko. Isang suha po. Nagdadala kasi siya ng ganyan. Pangontra daw din yan sa aswang. Kaya nawala yung init ng ulo ko. Sabi ko, "Buti na lang may dala. Susugurin ko sana." Kumain na po kami. Sobrang sarap. Takam na takam ko yung karne. Ang lambot kasi. Nung pagkatapos po namin kumain, umuwi na po kami. Nung pagka-uwi ko po, tumawag ko yung girlfriend ko.
takot na takot. Nakita kasi niya ulit yung matanda sa kanyang kwarto. Umiyak po yung girlfriend ko na tumatawag. Natatakot daw siya. Kaya pinuntahan ko po siya sa bahay niya. Wala kasi yung magulang niya. May pinuntahan daw. Kaya mag-isa lang siya. Pagpunta ko naman, wala naman po yung matanda. Sabi ko, wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yun. Maya-maya po, dumating po yung mama at papa niya. Kaya umuwi na po ako. Pagka-uwi ko po, natulog na po ako. Sobrang himbing na po yung tulog ko. Bigla-bigla, may humawak po sa binti ko. Hindi po ako makagalaw. Yung bang paralyze lahat ng katawan mo. Kahit anong gawin ko, hindi ako makagalaw. Yung akmang pagbukas ko ng mata ko po, pagtingin ko, may isang nilalang na nakahawak po ng paa ko. Sobrang nakakatakot po yung muka. Pulang-pula po yung mata. At sobrang taas ng dila na parang aswang. Ginawa ko po yung lahat para makagalaw. Tinadyakan ko po yung mukha ng aswang. Tumilapon po siya sa pader namin. At tumakbo po ako sa kusina para kumuha ng patalim. Para may panlaban ako. Kailangan kong lumaban. Ang haba po kasi ng kuko. Takot na takot po ako nun. Nung akmang tatalon po siya, inundayan ko po ng saksak ang mata. Kitang-kita ko po yung mata niya na nalaglag. Wala na akong takot nun kasi alam ko sa sarili ko na yung araw na yun ang natitirang buhay ko. Akala ko tatakbo na siya, pero hindi. Bigla na lang akong kinagat sa kamay. Naputol po yung hinlalaki ko. Napasigaw po ako. Putang ina! Lumaban po ulit ako. Sinaksak ko po ulit sa isang mata niya. Hindi naman nalaglag, pero hirap na po siyang makakita. Kaya wala siyang maisip na paraan kundi tumakbo. Binasag po niya yung bintana namin at tumalon. Ang taas po ng talon. Kahit hirap na po siyang makita, pero sobrang saya ko po ng araw na yun kasi nabuhay pa ako. Akala ko yun na ang araw ko. Tumawag po ako ng pulis para sabihin sa kanila ang nangyari. Pero tinawanan po nila ako. Napamura pa nga ako eh. Tanginan nyo, tulungan nyo ako. Binaba na lang po nila bigla ang tawag. Kaya tinawagan ko na lang po yung girlfriend ko. Sumagot naman sa tawag ko. Sabi niya, pupuntahan daw niya ako kasama ang pamilya niya. Wala po kasi akong pamilya dito. Andun sa Mindanao. Maya-maya po, dumating na po sila. Marami na pong dugo na wala sa akin. Wala na rin akong maalala. Nawala na kasi ako ng malay pagdating nila. Pagkagising ko po, nasa ospital na po ako. Pagkatapos po ng araw na yun, naging normal na po yung buhay ko. Wala na po yung aswang. Hindi ko na siya nakikita at hindi na rin siya nagpaparamdam. Pero alam ko sa sarili ko na yung aswang na yun, yun yung waiter na nakita namin sa karinderya nung dapit hapon. Kaya siguro niya akong gustong patayin
kasi may gusto siya sa girlfriend ko. May sinabi po ulit yung girlfriend ko. Pagkatapos niya makita yung matanda sa kanyang kwarto, may sinabi pala yung matanda sa kanya, ingatan mo yung boyfriend mo. At saka daw, laman ng tao daw yung kinain namin. Kaya siguro hindi kami naging aswang. Dahil may dala yung girlfriend ko na isang suha, panguntra aswang. Magandang araw po sa inyo. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento ko.